tungkol to sa post mo na nag-viral. Hindi naman yata fair sa side ko. Kasi hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo doon, di ba? Yan tuloy. Parang lumalabas naman sa mga akong boyfriend dito. Set of jewelries na to. Mapabili ako kay JR nito. Sana bilhan niya ako. Hi, love. For you. Hindi man yan yung request mo sa akin noon na gusto mo. Sana magustuhan mo pa rin. Bakit ito? Eh, mumurahin lang to, diba? Sinabi ko naman sa'yo na gusto ko ng original. Love, alam mo naman na may pinag-iupunan ako, diba? Kaya nagtitipid ako. Pagtsagaan mo na lang muna yan, please. Pagtsagaan? Ikaw nga matagal na kitang pinagtsatsagaan eh. Kasi matagal mo na akong tinitipid. Mahal mo ba talaga ako? Kasi alam ko, kapag mahal mo ang isang tao, lahat ibibigay mo sa kanya. Pero ikaw, hindi ka ganun. Pero love, matalim na bagay lang yan. Hindi mo ba mas ma-appreciate yung effort na ginagawa ko? Para maiparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal? Pwes ako, ibahin mo ako, no? Dahil siguro naman sa ganda kong to, I deserve more than what you can give, diba? Alam mo kung ako sa'yo, malis ka lang sa harapan ko kasi mas lalo ako nabubwisit. Sige, love. Alis na lang ako. Pero tatandaan mo na ginagawa ko ang lahat para mapasaya ka lang. Hindi ko man kayang ibigay sa'yo lahat ng mga gusto mo, pero tandaan mo, nandito lang ako para mahalin ka. No ba yan? Hindi ako cheap, no? Bibilhan na lang ako, hindi pa branded. My God! Hi guys! So, heto na nga. Share ko lang yung boyfriend ko na sobrang kuripot. Okay naman sana siya eh. Kasi mabait naman at may itsura. Kaya lang, bilang girlfriend niya, masyado niya akong tinitipid. Hindi naman sa materialistic ako or what, no? Pero bilang isang babae, dapat alam nyo ang halaga ninyo. At huwag kayong papayag na tipirin kayo ng mga boyfriend nyo simply because kuripot sila o ayaw gumastos. Selfish kasi ang tawag nun, di ba? Anyways, hanggang dito na lang. Please share your comments sa video na to. And let's see kung ano din ang masasabi ng ibang girls dyan. Thank you! Bye! Mabuti ngayon nag-live ako para malaman ng iba kung gaano kakuripot ang boyfriend ko. For sure, pag-uusapan to sa social media. Pre, di ba si Steph itong nasa live? Grabe pre, viral ka na. Grabe yung mga comments sa'yo, tignan mo. Kaya lang, sobrang niya akong tinitipid. Hindi naman ako materialistic or what, pero syempre diba, bilang babae, bakit naman nagawa ni Steffi yan? Parang pinapalabas na naman sama ako dito ah! Oo nga pre, base sa mga comments ng mga netizens, ikaw talagang pinupuntirian nila. Alam mo, mas mabuti pang kausapin mo siya para matapos na to. Saka pre, hindi mo deserve yung ganyang babae. Pinapahiya ka sa social media. Oo nga pre, hayaan mo. Bukas na bukas din, kakausapin ko yung Steffi na yan. Sige, pre. Alis na ako. O, bakit nagpakita ka pa? Anong meron? Nagpunta ako dito para kausapin ka. At may importante din ang sasabihin sa'yo. Kung ano man yun, sabihin mo na dahil nagmamadali ako. Tungkol to sa post mo na nag-viral. Hindi naman yata fair sa side ko. Kasi hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo doon, di ba? Yan tuloy. Parang lumalabas naman sa mga akong boyfriend dito. Eh sa totoo naman, di ba? Simpleng request ko sa'yo, hindi mo mapagbigyan. Ganyan ba ang mahal? Bakit?
Yan lang ba ang sukatan ng pagmamahal sa'yo? Yung effort ko. Yung lagi kong pinaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi pa ba sapat sa'yo yun? Yes, exactly. Hindi yan sapat. Because practically speaking, may mga bagay na nakapagpasaya sa aming mga babae, hindi lang about dyan sa sinasabi mong pagmamahal mo. Now, I know na yan lang ang habol mo sa akin. Okay, hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Tinatakot mo ba ako, JR? Well, hindi ako natatakot. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang na hindi ko deserve ang isang materialistic na babaeng katulad mo. So mas maganda nga, siguro maghiwalay na lang muna tayo at magkanya-kanya. By the way, nakalimutan kong sabihin. Kaya pala ako nagtitipid noon kasi may bubuksan akong negosyo para sa ating dalawa. Kailangan ko nang maideposito ngayon para sa negosyong umpisaan namin ni Steffi. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya to. Ginagawa ko to kasi mahal na mahal ko siya. Dahil sa nakita ko ang totoong mong ugali, nagbago na ang isip ko. Patatakbuhin ko na lang mag-isa ang business na yon. Kasi hindi mo deserve yon. Oh my gosh, may business pala siyang i-open. Ang tanga-tanga ko naman.